ibigay ng buhay. Nawa ang bilhin ng pag-asang pagtatamnan, maging handa upang mabiyayaan. Bawat pagsibol may dalang pag-asa, masaganan bukas natin ngayon simulan. Pero siguro may hiling itong video ni Senator po. Ang sabi ni Senator po nga eh, ang magsasaka ang kinabukasan ng bayan. Dahil no farmer, no food, wala na, no future. So sa pagsasama nga ni sabi ko, pasumago ang money, dapat source of good quality plants. Pero ang bani, ano daw sabi ko, sanga ng pag-asa. Isip nyo, ugat ang pag-asa. Hindi gano'n, ano bani talaga bini. Because ang seeds, the seed will start the old cycle of life. Siya na Marimariska ng Zone 1 Balatas ng Calabanga. Ako si Amniel Sumangit Aplasado from Siyempre Bumbon, Camarines Sur. Pag sinabing binhi ng pag-asa, ang binhi, kumbaga kami ang magsisimula or magpapatuloy ng mga nasimula ng ating magsasaka. Ang binhi ng pag-asa program ay makakatulong sa aming mga kabataan. Hindi lang sa aming mga kabataan, kundi sa mga pamilya na pagsasaka ang kinabubuhay. Binhin ng pagbabago, ihasig natin. Mga binhin ng pagbabago, ating patubuin. Kung ano ang itanim, siya rin ang alamin. Kaya't ang kinin, mag-iamanin. Mga binhin ng pagbabago. Kami ang magpapalawak ng mga kaalaman na ibinigay ng program sa atin. Ating patuloyin. Ako po si Jaisel Reino ng Santo Domingo, Calabanga, Camarines Sur. Ako si Eddie J. Lucero II, galing sa San Roque, Bumbon, Camarines Sur. Para po sa akin, ang binhi ng pag-asa program ay maihaling tulad sa isang bubilya. Nagbibigay po ito ng liwanag sa mga kabataan ngayon na mas bigyang pansin ang agrikultura. Kami mga kabataan ay magkaroon ng interes sa agrikultura dahil ngayon ang mga kabataan ay nawalan ng gana sa o interes sa agrikultura. Kaya ito ay mga katulong para may manumbalik. Sa amin, mga henerasyon ngayon, na magkaroon ng gateway to escape yung nararanasan ng kabataan ngayon dahil sa pandemic. Lahat naman tayo ngayon, mas nag-focus na mga kabataan ngayon sa iba sa pag-aaral, saka sa teknolohiya, napabayaan natin ng agrikultura. Kailangan naman natin talaga ang agrikultura dahil tayo isang agricultural country. Tayo ang pinipag-asa.
ang papabago. Ihasid natin.